Your children is not an investment plan. Lagi ko po itong nababasa sa Facebook na hindi daw po natin dapat gawing investment ang ating mga anak. At nag-a-agree po ako dito. But what if bilang isang elder sibling or bilang isang anak na pinaka-inaasahan ng iyong mga magulang, what if you are already in this kind of situation? Matanda na parents mo, low income, marahil wala nang lakas. They don't have enough strength to work anymore. Or what if may sakit pa sila at kailangan ng suporta mo? Matitiis mo ko ba yung parents mo? Matitiis mo kaya ang pamilya mo? Syempre hindi po, diba? Kasi mahal po natin sila eh. Marahil nabibigatan ka na kapatid, marahil napapagod ka na kapatid. But you are doing the right thing and you are making God happy. God is proud of you, kapatid. Kahit anong mangyari, we should never give up on our family, especially give up on our parents. Huwag mo na silang sisihin kung bakit hindi sila nakaipon, na kung bakit hindi sila nakagraduate ng college, na susumbatan mo pa na kesyo they didn't work hard enough for you. Nakalipas na yun eh. Tapos na yun, kapatid. Wala na silang magagawa dun. At kung sa tingin mo, wala nang kayang gawin yung parents mo, pues, sa tingin ko, may kaya ka pang gawin. Kasi bata ka pa, malakas ka pa, at marahil mas may pinag-aralan ka kaysa sa parents mo. At baka nga mas magaling ka pang dumiskarte kaysa sa mga parents mo. We need to help them. Lalo na po kung sa tingin natin, parang wala na silang kayang gawin. Wala po tayong karapatang sumbatan sila, bastusin, at talikuran. Kasi kung 25 years old ka na ngayon, I'm sure sa loob ng 25 years na yun, ginawa nila yung best nila, ginawa nila ang lahat para mapabuti ka lang. At kung kinakailangan na ng parents mo ng tulong mo ngayon, then it's now your turn to help them. Malay mo, in just 5 years, ikaw pala yung makakapagpabago ng buhay ng parents mo, ng family mo. Malay mo, ikaw pala yung magiging pag-asa nila. Ikaw pala yung makakapagbigay sa kanila ng magandang buhay. Hindi mo ba nai-imagine kung gaano kalungkot yun? Yung mamamatay ka na hindi ka man lang nakaranas ng ginhawa. Mamamatay ka na hindi ka man lang umaluan. Na mamamatay ka na hindi ka man lang nakapag-travel. Kasi lagi mong binibigay lahat ng meron ka para sa taong mahal mo. Siguro hindi mo kayang ma-imagine or hindi mo kayang tanggapin na you could end up that way. Pero yung parents natin, hindi sila ganun eh. Yung parents natin, okay lang sa kanila. Kahit hindi nila makamtan yung ginhawa na matagal na nilang pinangarap. Okay lang sa kanila yun. Basta masiguro nilang nasa maayos yung mga anak nila. Basta nakapagtapos yung mga anak nila. Ganun tayo kamahal ng mga magulang natin. Wala ka bang dream for your parents? Yung pangarap mo na one day, sila naman yung makikita mong living a comfortable life. Yung one day makikita mong sila naman yung mas nag-e-enjoy at mas nakakapagpahinga. Kung mahal mo talaga yung parents mo, hindi mo sila sisisihin ng sisisihin sa mga bagay na hindi na nila kayang baguhin. Kung mahal mo talaga yung parents mo, you will also have a dream for them. Pero kung hindi ka nakakaramdam ng pagmamahal at awa sa parents mo, then something is wrong with your heart. You really need to pray and really beg God na turuan ka at tulungan kang mas mahalin pa yung family mo, especially your parents. Ano po bang sabi sa Bible? Diba sabi po doon, if we will love and honor our parents, may reward po na ibibigay sa atin si God. Anong klaseng reward po yun? He will prosper us and He will give us a long, satisfied life. Pero paano kung opposite yung gagawin natin? Paano kung we will disrespect them and we will abandon them? Of course, kabalik ta rin po ang mangyayari sa atin. Instead na blessings ang dumating sa atin, asahan po natin na curses ang darating po sa atin if we will not obey and honor our parents. Bago po kami mag-iina nakarating dito sa Canada, we struggled a lot po talaga. Nabaon po kami sa utang. Kasi during that time, my mom also lost her job. And yung tatay ko naman po, minimum wage lang dito sa Canada. Sa fast food lang po siya nag-work. Wala na po talaga kami pera. That's why we had to move in our province. Sa Mindoro po,
so that we can budget our little allowance. Kasi lahat po ng sinasahod ng tatay ko dito sa Canada, napupunta lang po sa pag-process ng papers namin papuntang Canada, namin pong mag-iina. Pero God is so good po, and His timing is perfect. Kasi nung 2015 to 2016, all of a sudden, God gave me a big opportunity to earn big money. I was able to grow that time po. I was able to grow a Twitter account with almost 400,000 followers. Kaya naman po, na-qualify ako na mag-promote po ng mga apps from App Store. And I believe I made around 600,000 pesos po within a year. And I happily and wholeheartedly gave it po to my parents. Siguro 5 to 10% lang po yung kinuha ko sa perang yun. First time kong mag-shopping nun at kumain sa restaurants, kahit hindi ko birthday, kahit walang okasyon, I was so happy sa mga moments na yun. Pero what made me happiest is that at the age of 16, I was able to help my parents. Kasi nung dumating po kami sa ganung klaseng sitwasyon, wala akong ibang hiling sa Diyos. Wala akong ibang gustong gawin, kundi tulungan yung parents ko. Nung nabaon po kami sa utang, they didn't even ask me to help them. Pero binigay ko po sa kanila yung pera na yun. Kasi I know na that was the purpose of God. I know na ayun po yung paraan ni God kung bakit all of a sudden merong big opportunity na dumating sa akin. I know God only used me para ma-free po kami sa ganung sitwasyon. Dahil plano ni God na makarating po kami dito sa Canada. Can you imagine po? For over a couple of decades, my parents have been working for 12 to 16 hours a day. Diba? Deserve na deserve po nila yung pagmamahal natin. Kasi buong buhay po nila, binuhos nila sa atin yung pagmamahal, yung pag-aaruga, yung pag-aalaga ng buong buo. Kaya nung kakarating lang po namin dito sa Canada, agad-agad po kami nagtrabaho, even po kami mga magkakapatid. And for 5 years po, nagsishare po kami kila mama ng mga panggastos, kasi lahat lang naman po kami is minimum wage, malaki yung gastusin namin monthly, mahal po yung mga bilihin. Kaya kung sila mama at tatay lang po yung magbabayad, wala na pong matitira sa paycheck nila. Pero God is good. Dahil napakabubuting parents ng nanay at tatay ko, God has indeed prospered them. My mom now owns a business. Meron na po siyang day home ngayon. At ang tatay ko naman po, malaki na po ang sinasahod niya sa bago niyang trabaho. Lagi po sinasabi sa amin nila mama, kaya daw po sila kumakayod ng husto. Eh dahil ayaw po nila maging pabigat sa amin. At kaya rin po siya nagkaroon ng negosyo, kaya niya naisipang magnegosyo. Eh dahil kapag wala na daw po siya, gusto niyang ipamana to sa akin. Kahit matatanda na po kami, kami pa rin po yung palaging iniisip ng parents namin. Ganon po kami kamahal ng parents namin. And I'm sure na ganon din po kayo kamahal ng parents niyo, na marami po silang magagandang plano para sa inyo. Parating nga rin pong sinasabi nila mama sa amin na even this house na binili nila, para sa amin din daw po ito. At pamana daw po nila ito sa amin. Pero lagi kong sinasabi, no, ma, this house is not ours. Sobra-sobra na po yung naibigay niya sa amin. You've already done too much. And what I want you to do is sell this house kapag pagod na po kayo magtrabaho ni tatay. At yung mapagbebentahan, ipang-travel niyo na lang, mag-enjoy na lang kayo, magpahinga na lang kayo. Sabi ko nga kay mama, stop thinking about us already kasi malalaki naman na kami. Kasi si mama at tatay, mga bata pa yung mga yan, nagtatrabaho na sila. They didn't even have a memorable childhood. Kaya gusto ko naman na yung last days nila sa earth maging memorable, diba? God is indeed so good, faithful, and so gracious po talaga sa mga buhay namin. Kasi to be honest, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nakarating na po kami dito sa Canada. Hindi ako makapaniwala na sa lahat ng impossible situation sa buhay namin, nalagpasan po namin lahat yun sa tulong ng Panginoon. At ngayon, masaya na kami, masagana na kami, at sama-sama pa po kami nagsiserve kay Lord. Sobrang sarap po sa pakiramdam. And it's really priceless. Kapag kailangan na po ng tulong ng parents natin, mga kapatid, lalo na kapag hindi na po talaga nila kaya, maging tungkod po tayo ng parents natin. Let us help them.
ano po ba yung makapag-isip po tayo ng simple business, di ba po? I'm sure magiging effective po yan kasi business-minded din po ako. Maging role model po tayo sa family natin. Tulungan natin sila kung paano maging better version of themselves. Turuan natin sila kung paano magnegosyo. At bilang isang mabuting ate, isang mabuting kuya, o isang mabuting kapatid, let us encourage our family na hindi po maging tamad. Let us encourage them kung paano magsumikap, kung paano maghanap buhay. Lagi po natin silang i-remind na mangarap din at umiwas sa mga bisyo, umiwas sa mga bad influence, di ba po? Para eventually po, sama-sama tayong magtutulungan as a family. Bilang nakakatanda at mas matured po na kapatid, i-motivate po natin yung mga nakakabata nating kapatid palagi. Turuan natin sila lagi ng mga moralidad, ng mga values in life. Kasi magagamit nila ito, very useful to sa kanila in the future eh. Kasi in the future, magiging tatay din sila, magiging nanay din sila. And we have to be a loving and responsible parents for our future children. Malaking problema po yun kapag hindi na nga po tayo nakakatulong, hindi na nga po tayo nakakapagtrabaho, tapos nagiging pabigat pa po tayo sa parents natin. Kasi puro sama ng loob, puro bad news po yung hatid natin sa kanila. Mabigat talaga yan kung mag-isa ka lang kapatid. Kaya wag po nating ispoil din yung mga nakakabata po nating kapatid. Wag po nating itolerate sila na okay lang, na maghapon lang silang nagigames, patambay-tambay lang, tatamad-tamad. Hindi man lang makapaghugas ng mga plato. Hindi ka man lang mahainan kapag pagod ka galing trabaho. Hindi man lang marespeto, maigalang yung parents nyo. Patambay-tambay lang, pabisyo-bisyo lang. Walang pangarap sa buhay. Walang plano sa buhay. Walang pakialam sa bahay. Alam nyo po, i-encourage po natin sila palagi. I-motivate. Kausapin po natin sila. Upuan po natin sila palagi. Pero syempre, dapat gawin po natin ito with love. And most importantly, we should never give up on praying for each family member po. Kasi wala naman po tayong kayang gawin para baguhin yung mindset nila, yung puso nila. Pero but if we will pray for them every day, if we will just rely on the power of the Holy Spirit to work in their life. At kapag may kita po sa family natin yung totoong love and unity, siguradong sigurado po ako, God will allow your family to prosper. Magugulat po tayo sa mga himala at kabutihan na gagawin ng ating Panginoon para sa ating pamilya. Your children is not an investment plan. And tama po ito. At yung mga pinaliwanag ko lang naman po kanina is yung example lang po ng mga common situations kung saan wala na po talagang kayang gawin yung parents natin. Wala talaga silang naipon. At ikaw na lang yung inaasahan nila. Our parents might have been financially illiterate. At maaaring hindi rin po sila nakapagtapos ng college. Of course, there's not much opportunities po talaga for them kung hindi po sila nakapagtapos ng college. Pero tayo po, blessed tayo eh. Kasi advanced yung generation natin eh. Kahit sa YouTube, matututo tayo kung paano mag-spend ng money wisely. Kahit sa YouTube, matututo tayo kung paano mag-invest, kung ano yung maganda mga investments. And of course, marami din po mga sitwasyon dito na yung mga magulang po natin, maaga po talagang nagsipag-asawa. Yung hindi pa po sila tapos sa pag-aaral, nakapag-asawa na po sila. And it is 70% harder for a person na makapagtapos ng college. Kung may mga gastusin na, kung may mga responsibilities na sila. And remember, napakamahal po ng tuition fee sa Pilipinas. Tsaka mahirap din po mag-focus pagsabayin yung pag-aaral na at the same time nag-aalaga ka ng mga batang makukulit, batang maliliit. Alam nyo po, palawakin lang po talaga natin yung utak natin. And let us try our very best to always understand and to always be patient in every situation. Tsaka kapag wala naman pong magandang sasabihin, hindi naman makakatulong yung sasabihin mo, manahimik na lang po tayo. Alam niyo po, kapag natutunan po natin to, magiging masaya po tayo. Magiging mapayapa po yung buhay natin. Trust me. Ngayon po, kung nakikinig po kayo,
And I'm sure marami rin po mga millennials na kasing edad ko nanonood. At maging ang mga nanay at tatay na nagtatrabaho pa at may lakas pa po ngayon. Kung nakikinig po kayo, I encourage you po talaga. Try, let us try our very best upang mag-ipon po. Let us start learning po kung ano po yung mga good investments sa panahon natin ngayon. Pagandaan po natin yung future natin. Magkaroon po tayo ng mga plano, ng mga strategy. Pagandaan po natin yung future natin at yung mga pwede pong mangyari sa atin in the future. Kumuha rin po tayo ng life insurance para kapag namatay po tayo, hindi na po tayo maging burden sa mga anak natin o sa mga magulang natin. Tapos may maiiwan pa po tayong pera sa kanila kahit na papano. Gawin po natin to, gawin na po natin to habang hindi pa po huli ang lahat. At para naman po sa mga millennials, let us work hard po. At higit sa lahat, maging patient po tayo. Matuto po tayo mag-antay sa perfect plan ni God para sa buhay natin. Matuto tayong mag-antay para sa perfect timing, para sa right person na ibibigay po ni God para sa atin. Let us only follow whatever God's original plan, God's original purpose is in our life para hindi na po tayo mag-struggle, para hindi na po tayo mapahamak. Let's make sure po na we will never bring a baby into this world para lang mag-struggle siya. Diba po? Let us always ask for God's wisdom and guidance in everything that we will do. And I'm sure na it will always prosper at hindi po tayo ipapahamak ng plano ng ating Panginoon. Madami pa po tayong panahon and chances upang mag-save up po ng money, upang mag-invest po ng mga negosyo, upang paghandaan po yung retirement natin, at upang paghandaan din po yung maging kamatayan natin. And let us start doing it now po. Sa pagtatapos po natin mga kapatid, gusto ko lamang pong iwanan sa inyo ito pong isang Bible verse na ika nga, the recipe to success. Matatagpuan po ito sa Matthew 6 verse 33. Sabi po dito, if you will seek first my kingdom and my righteousness, then all these things shall be added unto you. Lagi po nating unahing mahalin at paglingkuran ang ating Panginoong Jesus. At kapag ginawa po natin ito, sabi ni God, tutuparin niya po lahat ng panalangin natin. Tutulungan niya po tayo maabot lahat ng pangarap natin. And of course, if this is according to His will, if this is according to His plan to our lives, sana po nakatulong and sana nag-make sense po ang lahat. God bless po sa ating lahat mga kapatid.